Muli pong nagbabalik ang programang Kapitulo Bersikulo, mga giliw naming taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta po kayo, mga giliw po naming mga tagapanood ng programang Kapitulo Bersikulo? Kami po ay nagagalak na muli po namin kayo makasama sa loob po ng isang oras ng pagtatanghal ng ating programang Kapitulo Bersikulo. Sa mga kapatid po natin sa iba't ibang lugar sa buong mundo na nanonood po sa atin, lubos po ang aming pasasalamat sapagkat muli po ninyo kaming pinagkalooban ng oras sa ating pong live streaming program para maging kasama po kayo. Sa mga sandali pong ito ay muli po nating makakapiling ang aking partner po sa programang Kapitulo Bersikulo, ang kapatid na Benny Filomeno, ang anak po ng Kameno, ang binansagan kong Mr. John Travolta ng programang ito. Kitang-kita naman po ninyo. Brother Benny Filomeno, magandang hapon po. Kami po ay muling gumabati sa inyo sa pangalan po ng Kapitulo Bersikulo. Napatuloy po tayong pinagpapala ng Panginoon na tayo ay pinagkakalooban niya na maragdagan tayo ng mga kaalaman tungkol sa mga butil ng katotohanan mula sa Biblia sa pagpapahayag at sa pagsagot ng mga mahalagang bagay upang lubos po nating maunawaan. Kaya kami po ay patuloy na bumabati po sa inyo. Kami po ay naniniwalang kayo po ay patuloy na rin na dumadalangin na maragdagan itong ating mga kaalaman mula po sa Panginoon. Binabati po namin na mga kapatid po natin dyan sa iba't ibang panig ng mundo, si Sister
Grace Takagi, binabati po namin kayo. Ganon din po ang mag-asawang Sister Brother Kenneth and Sister Army Ganakan Bilyeza. Ganon din si Sister Emmy Perez Yamano. Binabati po namin kay Sister Emmy. Salamat po sa inyong pagsishare ng ating mga videos ng Kapitulo Versikulo. Hindi man po namin maabot ang lahat ng inyong mga kaibigan dahil minsan po ay limitado po yung aming oras kapag dumating na yung ating live streaming ay nalilimitahan po na kami mag-share. Meron po mga nagtatanong kasi sa atin, bakit tayo matagal na nag-umpisa, hindi ko na babasahin yung mga nagbigay ng comment. Kaya po naka-standby mode ang ating programa na medyo may katagalan, minsan nakakadalawang awit na sapagkat yan po ay isinishare po namin yung ating video bago po tayo mag-umpisa. Kaya lubos ang aming pasasalamat sapagkat nag-uumpisa pa lang, kitang-kita kaagad namin dito sa aming screen, sa aming monitor, yung mga nagsishare. Kagaya ni Sister Emmy Perez Yamano, si Sister Grace Takage, yan, mga yan. At saka si Brother Kenneth and Sister Army, yan ang mga aktibo talaga sa pasimula pa lang. Sinishare na kaagad yung ating mga video, kapatid na Benny. Kaya lubos naman ang aming pasasalamat po sa inyo. At syempre sa ating mga kapatid din po dyan sa Geneva, Switzerland, yung mga kapatid natin po dyan sa Filipino Community Group, at ganoon din si Sister Chato Borlaza at ang kanilang mga kasama. Binabati po namin kayo ng maligayang panunood. At mayroon tayong listahan ng mga kapatid natin dyan, pero ayaw nilang i-mention natin sila paminsan-minsan. Nabati na rin natin sila sa mga naunang episodes natin, paminsan-minsan na lang natin sila iisa-isahin. Kaya apat yung binubuo na lahat ng mga kapatid po namin dyan sa Filipino Adventist Community Group sa Geneva, Switzerland. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. At syempre yun ang mga kababayan naman natin dyan sa Filipino Group of Adventist Group dyan sa Ireland, sina Brother John Rex. Salamat na marami sa inyo pong pagtangkilik sa ating programa. At syempre yung mga kapatid din natin dyan sa Doha, Qatar, dyan sa New York, sa Dubai, sa Kingdom of Saudi Arabia. Dami nating mga taga-subaybay. Salamat po ng marami. Pakiusap lamang po namin, mag-partner po tayo sa programang ito. Hindi lamang po kayo nawa makikinabang, kundi i-share nyo rin ang videong ito. Kasi yun lang po siguro ang pwede nyo maitulong sa amin. Dahil hindi naman namin maisa-isang i-share eh. Network kasi ito, kapatid na Benny, ano? Ito ay social media. Yung inyong pagsishare sa isa hanggang sampu ay napakalaki pong bagay yan para po tayo ay maging instrumento sa mga kaibigan po ninyo na gusto nyo rin makilala ang katotohanan ng meron po sa loob ng ating pananampalataya. Ngayon po ay sasagutin po namin yung mga dumating na mga tanong sa atin at nais namin pong ipaglingkod yung mga kasagutan dito po sa ating programa. Pwede ho kayong tumawag dyan po sa ating mga linya ng telepono na amin pong inopen mula pa ho kaninang umaga hanggang sa mga oras na ito. Yung mga nagsasabi dyan sa Facebook na hindi kami nagpapatanong, nangawala ng lahat, Brother Benny. Blap lang pala yun. Tatapang daw nila eh. Pero nung inopen natin yung ating programa, kanya-kanya ng tago. Nasaan na kayo? Ha? Kala ko ba, sabi ninyo, eh magpatanong kayo. Eh nandito na ho. Inoopen na ho namin. O sige, hintay na. Natin. Hintay natin. Kakasakit ho kami rito pag walang nagtatanong eh. Eh huwag niyo sasabihin sa amin, hindi kami nagpapatanong ng live. Binibigyan ho namin kinang pagkakataong mamahayag. At yung inyong mga sasabihin dito, susukatin natin kung nasa Biblia ba. Opo. Yun naman lagi ang ating panukala rito sa programang ito para lubos nating maunawaan kung ano talaga ang salita ng ating Panginoon Diyos. At ngayon po ay bago po tayo dumako sa mga tanong, nais ko pong anyayahan ng kapatid na Benny muli na siya manguna sa ating panimulang panalangin. Tayo po ay manalangin. Napagpala naming Diyos, kami po ay patuloy na lumalapit at nagpapasalamat sa isang muling pagkakataon ng pagtatalakay ng mga butil ng katotohanan sa pamamagitan po ng iyong kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Ang mga karunungang ito ay pagkakaloob sa amin, sa mga nakikinig, sa mga patuloy na nag-aaral nito. Salamat po sa pagkakataon na muli namin tatanggapin ang iyong pangako na maunawaan namin ang mga katotohanan ito. Hinihiling namin ang lahat, alang-alang po sa matamis na pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Salamat kapatid na Benny. Ngayon po ay amin na pong ipaglingkod yung po mga tanong na pumasok po sa amin dito sa ating pong mga kapatid na nagbigay ng kanilang mga katanungan. Marahil ay yung iba matagal na sapagkat kapatid na Benny, tayo ay binigyan natin ng priority ang testimony, apo, conversion story ng ating kapatid na Wahab Gumanding. At ngayon po, bumabalik muli tayo doon sa ating serye ng ating pagtalakay ng
mga kapitulo at bersikulo ng Biblia. Opo. At salamat ng marami sa inyo pong palagi ang pagsubaybay sa ating programa. Meron pong tanong dito, kapatid na Benny, na unahin natin. Umpisahan muna natin dito sa ating cellphone dahil meron po rito nagtatanong sa atin na nakausap ko rin po ito. At meron siyang binabanggit dito po na tanong na gusto niyang sagutin natin. Ang sabi po niya rito, mula po ito sa 0997 689-5111. Tumawag po ito sa akin para lamang po i-follow up kung na-receive daw natin yung kanyang ipinadalang tanong. At sabi po niya rito, good evening po sa inyong programang Kapitulo Bersikulo. Ako po si Robin Villarica from Mandaluyong City. Tanong ko lang po kung kailan nabautismuhan si Ellen G. White sa Seventh-day Adventist. Marami pong salamat and God bless sa inyong program, for your inyong program. Yan, sabi niya, tapos inulit pa nga ho niya ulit. Ayan, yung kanyang tanong, natanggap ba daw natin? Ayan, inulit po niya ulit kung yung ating pong sagot daw ay dapat pong ilagay natin sa television yung sagot natin o sa ating programa. Kapatid na Benny, maganda po yun. Ano? Sapagkat first time na itanong sa atin yan. Dito sa programang Kapitulo Bersikulo. Dahil yung kinikilala po nating sugo na si Ellen White, na siya pong isa sa mga pioneer. Ulitin ho namin, ho? Isa sa mga pioneers ng ating programa. Kasi minsan ay minamali eh. Sinasabi ng marami, si Ellen G. White yung inyong founder. Hindi ho. Pag sinabi niyong founder si Ellen G. White, siya yung nasa ulo o nasa pamunuan ng aming iglesia. Naiisip po nilang founder, kagaya noong mga leader ng relihiyon na yon, na minsan eh halos tinitingala. Opo. Ginagawa ng yung iba nga, ginagawa, iba nga dyan, meron tayong nalalamang leader ng relihiyon, Brother Benny. Opo. Na para makipagsalo ka sa kanya sa pagkain, magbabayad ka. Bruin mo yun. Mm-hmm. Kilala mo rin yun eh. Pagka ikaw ay makikipagsalo sa kanya, makakatabi mo siya sa katanghalian, sa hapunan, may bayad yun. Mm. Kaya yung mga miyembro, panatiko, dito po sa Adventist, hindi ganun. Opo. Ang ating kinikilalang sugo, na hindi nga leader eh, hindi nga na-elect na presidente ng General Conference si Ellen White, kundi isa lang siya sa mga pangunahing leader natin o pioneers ng Adventist, eh hindi nga natin alam kung ano yung birthday niya eh, Brother Benny, na hindi sineselebrate ng Seventh-day Adventist yung birthday niya. Opo. Kaya hindi ho namin itinataas si Mrs. Sige ng Ellen White sa aming pananampalataya na kagaya ng pagtataas ng mga puno o sa puno ng iba't ibang mga relihiyon ngayon. Para bagang celebrity. Parang celebrity. Yung isa pa nga dyan, ni bodyguard pa. Kapatid na Benny, yung isa naman dyan, may sariling eroplano. Yes. O, yung isa naman dyan, ay, nako, babayaran mo para makausap mo, para makasama mo sa tanghalian. Iba-iba ho. Ngayon, ang tinatanong ng ating kapatid, nabautismuhan ba yung ating kapatid na Ellen G. White sa Seventh-day Adventist? Kailan nabautismuhan sa Seventh-day Adventist si Mrs. Ellen White, kapatid na Benny? Sa iyong pag-aaral, meron ka bang petsa o alam na nabautismuhan ang ating kapatid na Mrs. White? Ayon po sa tala ng ating naabot na kaalaman, mula sa tala ng mga sulat din ni Ellen White sa kanyang pagsasalaysay ng kanyang talabuhay, sa aklat ng early writings, page 11, paragraph 2. Ito pagkakabanggit niya, Brother Jerry. I was converted to the Methodist Church when I was 11 years old. Mm-hmm. At the age of 12, she was baptized by immersion. Mm-hmm. So, pagkatapos niyan, ayon sa takbo ng salaysay na ito, ay hanggang sa siya ay noong 1840, ay nakapakinig kasama ng ilang mga kapatid sa Adventist movement, yung tungkol sa pangangaral ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus sa pangunguna ng William Miller. Pagkatapos doon ay sinunod na yung mga kasaysayang nagpatuloy siya sa pag-aaral mula nung pagiging siya ay mabaptize sa Methodist, and then nag-join siya sa Adventist hanggang sa mahinog siya sa mga katotohanan. Dapat maunawaan, at ito'y pinatotohanan naman ng mga karanasan niya sa mga panaginip o mga vision na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Mula doon, Brother Jerry, at doon siya nagtanong, ay hanggang doon po yung aming naabot na kaalaman tungkol sa katanungan kung siya nga ay nabaptize. So in other words po, ay wala po kaming alam na sa tala ng kasaysayan na siya ay nabautismuhan sa loob ng Seventh-day Adventist, sapagkat siya po ay nabautismuhan na ng immersion, sa kaya sa pahayag ng kapatid na Benny,
sa pananampalataya niya nung siya ay Methodist. Apo. At sa amin po bilang mga Seventh-day Adventist, yan po ay umiiral pa rin naman sa amin yung sistemang yan, yung katotohanan yan, sapagkat naniniwala naman tayo na ang bautismo talaga ay immersion. At yan naman ay nasa Biblia, hindi na kailangan basahin pa natin, dahil yan naman ay maraming mga talata sa Biblia niyan na by immersion ang bautismo. At yung paraan ng pagpapabautismo ni Mrs. White at the age of, ano ngayon? 12 years old. She was converted. She was converted. 11 years old. At 11 years old, and she was baptized at 12 years old. Mm. And then, ang sabi po daw sa binasa natin, tuloy-tuloy po ang kanyang pananampalataya hanggang sa siya ay tawagin sa loob ng Seventh-day Adventist. Okay. Hindi siya nabautismuhan sapagkat siya ay bautismado na rin by immersion sa Methodist Church. Ngayon, sa loob po ng iglesia ng Seventh-day Adventist, tanggap din po yan. Ang tawag namin dyan ay profession by faith. Okay. Yung po bang ang isang tao, kapag siya ay naniniwala na sa isang katotohanan na hindi na siya kailangang pabautismuhan pang muli sapagkat siya na ay tumanggap na ng bautismo noon, ginagalang po yan sa loob ng iglesia. Apo. May mga pagkakataon, kamukha no isang leader ng relihiyon natin, kapatid na Benny, yung leader ng isang samahan na umalis din sa atin, kapatid na Benny, dahil sa, actually hindi umalis, inalis, tinanggal yun sa pagiging miyembro natin sapagkat may kaso. Tinanan niya yung ating kapatid araw ng Sabat. Kilala niyo yun? Yun po ay nangyari noong 1913. Tapos nagtayo siya ng relihiyon niya 1914. Alam niyo na. Alam niyo na kung ano yun, kung sino yun. Hindi ho siya nabautismuhan din sa loob ng aming iglesia. Apo. Kasi tinanggap siya nung nangaral si Elder Finster. Finster, nung panahon niya. Nakipag-debate sa kanya yon. Oo, nakipag-debate sa kanya si yung taong yon, yung ating dating kapatid na yon. Pero hindi siya nanalo kay Elder Finster. At siya po ay napasama sa ating pananampalataya. Tinanggap niya ang pananampalatayang Adventista, pero hindi siya nagpabautismo sapagkat naniniwala siya na ang bautismo ay minsan lang. Apo. At yun ay nangyari, yung tinatawag nating baptism, o yung tinatawag nating profession by faith, na siya tinanggap, tinanggap sa loob ng iglesia sa pamamagitan ng profession by faith. Hindi siya nabautismuhang muli. Pero yun po'y seldom or bihirang mangyari sa loob ng iglesia. Sapagkat sa amin pong pananampalataya, yun po mga miyembro natin, dami nating napabautismuhang mga pastor na galing sa ibang relihiyon Pero napabautismuhan natin sila kahit na nabautismuhan na sa una nilang relihiyon. Kasi naniniwala tayo na one baptism, one faith, and one Lord. Opo. Kapag binautismuhan ka sa tamang pananampalataya, sa tamang bautismo. At yung tamang Panginoon na nakilala mo. Tama, tamang Panginoon na nakilala mo. Pero kung ang isang kapatid ay nasa conviction niya na hindi na siya magpabautismo muli sapagkat nabautismuhan na siya, iyan po ang tawag natin dyan ay profession by faith. Ayon sa kanyang pananampalataya. Ayon sa kanyang pananampalataya. Kaya profession by faith. Correct. At yun naman ay hindi naman din lumalaban sa prinsipyo ng Biblia. Kaya yun ang ating sagot nung kapatid. Si Mrs. White tinanggap sa iglesia as profession by faith. Opo. Hindi siya nabaptized. Pero siya po ay nagpapatuloy sa paglilingkod at pagiging pioneer ng ating iglesia noong mga 1840s, kapatid na Benny. Yun po sagot natin sa ating kapatid na nagtanong. At meron tayong sasagutin pa uli dito, kapatid na Benny. Mula po ito kay... ito po ay sinesend lang sa amin ni Sister Chia. Yun po mga katanungan at amin pong binabasa. Tanong po mura kay Rendel Natividad. Yung Trinity, saan nagsimula? Kapatid na Benny, ayon sa kanyang tanong, saan daw nagsimula ang Trinity? Ito ay ating doktrina na tinalakay tungkol sa Godhead. Opo. Na meron pong tatlong persona na bumubuo sa iisang tunay na Diyos. Ama, Anak at Espiritu, hindi sila tatlong Diyos, kundi tatlong persona na bumubuo sa isang tunay na Diyos. Kailan daw ito nagsimula? Kung titignan natin yung salitang Trinity, ay malawak yung tanong ng ating kapatid. Oo nga. So pag sinabing Trinity, saan nagsimula? Ano bang ibig sabihin? Yun sa church history ba ng Trinity? O yung paniniwala ng ilang mga kilalang mga theologian nung unang panahon tungkol sa Kadyusan o Trinity? Ayon po sa ating napag-uunawa, ang Biblia po kasi ay hindi nagsasalita o gumamit ng salitang Trinity. Pero maliwanag po, merong salitang tatluhan. Merong Ama, merong Anak, merong Espiritu Santo. Hindi po natin maikakaila. Ang buong Biblia mula sa matandang tipan hanggang sa bagong tipan,
Lagi na lamang kaakibat ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo sa kanilang kapangyarihan, sa kanilang hiwaga, ay nakita nating hindi sila naghihiwalay sa paraan o sa takbo ng kanilang gawain ng pagliligtas ng sangkatauhan. Mm-hmm. Kaya kahit po sinong mga theologians, kahit sinong bumabasa ng Biblia, kahit pabalik-balikan mo ang Biblia, ay nagkakaroon ng isang conclusion at pag-aaral at tinatawag na pagbibigay ng sapat na kaalaman tungkol sa bagay na ito, na sadyang ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo ay palaging magkasama na nagkakaisa na gumagawa sa ikaliligtas ng tao. Kaya tinawag natin Trinity sa Biblia. Correct. O, maliban na kung may kinalaman doon sa kasaysayan, saan nagpasimula, marahil sinasabi nila, ay hindi, sa Katoliko nagsimula yung salitang Trinity. Kaya nga nabanggit natin doon sa unang Juan 5-7 ba yung Brother Jerry, na hindi natin ginagamit ngayon sapagkat sasalin sa original ng Grego ay hindi naman talaga binabanggit yung Ama, yung Anak, Espiritu Santo, na sinasabi, and these three are one. Mm. Kasi sapagkat nung panahong yun, ay pabor sila at ang kapangyarihan ng simbahan ay ginamit ang talatang ito na hindi ayon dun sa original para ikamabigyang suporta na meron talagang Trinity. Pero ganun pa man, kahit hindi natin gamitin yung talatang yun, ang tatluhan na siyang may kapangyarihan sa persona ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, ay masasabi natin may Trinity nga sa Biblia. Tama, kapatid na Benny. Kaya po sa ating mga pag-aaral, ano, kapatid na Benny, kahit ugatin ninyo, yung mga terminong ginamit dyan, yung tinatawag nating term of convenient. Opo. Kasi yung Trinity, bagamat yan ay hinango po ng paniniwala dyan sa mga, actually hindi lang sa duk sa relihiyon, sa ano eh, galing yan sa ating mga church fathers. Yes. Yung tinatawag natin, kagaya na Justin Martyr, ayan, mga yan, yung mga church fathers, yung mga nauna na mga mananampalataya na nag-advokasya ng Kristyanismo, kapatid, kapatid na Benny, sa pagitan po yan ng 100 AD hanggang sa 165 AD, yan po yung mga church fathers natin, kagaya nila Justin Martyr, itinuturo nila na merong Ama, Anak at Espiritu Santo. At ginamit nila yung salitang Trinity. Pero yan po ay hinango nila sa banal na kasulatan. Opo. May mga, ang mga Katoliko din po, meron din silang tinatawag na Trinity. Kaya lang magkaiba ang Trinity ng Catholic sa Trinity na sinasang-ayon natin sa banal na kasulatan, Brother Benny. Kasi sa atin, ang Trinity, naniniwala tayo na meron pong tatlo na magkakapantay ang likas na kalagayan. Opo. Ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay parehang omnipresent, omnipotent at omniscient. Na ibig sabihin po sila ay nagkakaisa. At ang ating pong pinagbabasihan, hindi ho natin kinopya yung pong word the Trinity sa mga sa ating kinagis ng relihiyon, kundi yan po ay kinopya natin, okay, hindi naman kinopya, kinuha natin yung essence, yung substance ng doktrina ng tatlong persona sa iisang Diyos sa Biblia. Yes. Kaya po, bago pa man na-invento yung salitang Trinidad, meron na talagang Ama, Anak at Espiritu Santo. Kaya nga pag kami nagsasalita sa amin, sinasabi, doktrina ng mga Katoliko yung Trinity. Hindi ho. Doktrina ng Biblia yan, na merong Ama, may Anak at Espiritu Santo na nagkakaisa. Hindi pa man na-invento yung termino na Trinity. Meron ng Ama, may Anak at Espiritu Santo. Apo. Kagaya nung ating mababasang palagi doon sa Matthew 28:19, at ipangaral ang ebanghelyong ito sa buong sa lahat ng tao, inyong bautismuhan ika, ang tao sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Saan nakuha yung salitang Trinity doon? Bautismuhan mo sila sa pangalan, hindi sinabing sa mga pangalan. Sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu. Iisang pangalan ho, ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Di tatlo na nagkakaisa, kasi yung salitang Trinity, ang pinanggalingan niyang kapatid ay dalawang salita. Tri, which means three, at unity. Ay di yung salitang Trinity, tatlong nagkakaisa. Hindi naman nag-aaway-aaway yung tatlo eh. Ay di Trinity. Kaya yun po ang ating ano. Meron naman talagang Ama, Anak at Espiritu Santo. Magkakapantay-pantay ang kanilang likas na kalagayan. Opo. Kapatid na Benny. Baka meron kang gusto idugtong sa ating pag-aaral. Kahit doon sa Genesis 1:1, ipinakikita ron ng pasimula ay ang Diyos, di ba? In the beginning, nang pasimula ang wika ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa. At pagkatapos sa sumunod na talata, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Ipinakikita rin dyan, Brother Jerry, na maliwanag na yung salitang God,
na ginamit doon sa Tagalog o English doon sa King James Version, sa salin ng Hebrew ay ginamit yung Elohim. Doon pa lang makikita natin na yun ay plural sa kanyang forma. Kaya sa pasimula pa lamang ng aklat ng Biblia, ipinakikita na yung kapangyarihan ito na higit sa isa. Totoo. Maski doon sa kalagitnaan ng Biblia, sabihin natin doon sa Isaiah, kanina binasa na natin ito, 48:12, 14 hanggang 16. Ipinakikilala ron na yung nagladlad ng langit at lupa, gumawa ng patibay ng lupa, walang iba kundi yung Diyos. At sa ibang salin pa, ang sabi ang wika, ito ay si Jehovah na siyang manlalalang. At pagkatapos doon sumunod na talata ay sinabi doon ay, ngayon sinugo ako ng Diyos at ng kanyang Espiritu. Siguro kapatid na Benny, paglingkod natin, basahin mo ngayon. Okay, mas mabuti nga pala. Oh. Kasi mas baka sabihin nila Kaya lang ho namin hindi binasa na. Kasi nga, paulit-ulit na ho yung mga talatang binabanggit namin. Kaya kabisado na natin. Kabisado na natin. Mm-hmm. Pero for the sake na baka sabihin ng ating mga bagong taga-subaybay, tayo mo, basa si invento na naman, tinabuhan naman. O ito, hindi po, namin invento, mismo nakasulat. Sige nga, Brother Benny. Ang sabi rito ay 48:12. Inyong dinggin ako, o Jacob at Israel, at tinawag ko, ako nga, ako ang una, ako rin ang huli. Oo, ang aking kamay ang siyang naglagay ng patibay ng lupa, at ang aking kanan ang siyang nagladlad ng langit. Pagka ako'y tumatawag sa kanila, sila'y nagsisitayong magkakasama. At ang sabi rito sa 16, tatalon po tayo, ngayon'y magsilapit sa akin, inyong dinggin ito, mula sa pasimula ay hindi ako nagsalita ng lihim, mula ng panahon na nangyari ito, nandun nga ako, liwanag nito. At ngayon, sinugo ako ng Panginoon Diyos at ng kanyang Espiritu. Nakita mo, binanggit niya, sinugo siya ng Diyos at ng Espiritu, tapos may nagsasalita doon sa pag-itan ng mga pangungusap na yun. Ibig sabihin dito, may tatlo. Tama. Oo, Brother Jerry, meron pa. Matapos nating mabasa yan, binanggit mo yung bago umakyat ang ating Panginoon sa langit, di ba, hinabilinan niya ang kanyang mga alagad. Opo. Na sila'y bautismuhan mo sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Oho. Nang si Kristo ay bautismuhan doon sa ilog ng Jordan. Hindi ba 3:16 ng Mateo? Anong sabi doon? Nakarinig sila ng tinig mula sa Diyos. Ito ang sinisinta kong Ama na siyang lubos kong kinalulugdan. Na doon ay nagpakita ang banal na Espiritu sa anyong kalapati. Ay ilan yung presensya doon na nagaganap? Tatlo. Ang Ama, ang Anak, at Espiritu Santo. Tatlo. Opo. Pero hindi ho sila tatlong Diyos. Ha? Opo. Kasi minsan pag winabanggit, Ama, Diyos, Anak, Diyos, Espiritu Santo, Diyos. Ilan na ika ang Diyos ninyo? O, sa daliri mo, tatlo. Pero sa Biblia, iisa yon. Kasi po, yung salitang iisa sa Biblia, ang pinanggalingan ng salita niyan ay ikad. Nang ibig sabihin ng salitang ikad, composite unity. Opo. Or maramihan, subalit isahan. Opo. Na po, kaya ikad ang ginamit, ikad Elohim. Nang ibig sabihin po niyan, iisa, isang tunay o isang Diyos na pinakikilala ng banal na kasulatan. Opo. At kaya nga ho namin nasabi, kung tinatanong ng ating kapatid, ang history o kailan, tanong niya kanina doon sa ating binasa, ang sabi niya roon, yung Trinity saan nagsimula? Ang sagot naming malinaw sa aming mga pahayag, nagsimula sa Biblia. Biblia. Sa Biblia, kapatid. Yan ha. Klaro po namin sasagutin sa inyo, yung Trinity, yung essence ng Trinity sa Biblia. Baka itatanong ninyo, saan nababasa sa Biblia? Yung pong salita o termino, hindi nyo mababasa ng letra por letra. Pero yung diwa, yung substance, nasa Biblia. Kasi ho, yung termino na yan na Trinity, term of convenient lang. Ano pwede mong itawag na sa tatlong nagkakaisa sa isang salitang maintindihan? Alam nga ba naman dalawa? Oo, alam nga naman dalawa yan. Ano? Yung tatlo. Oo, ang hirap naman nun. Anong doktrina yan? Para mas madaling maintindihan, kaya nga tawag natin lagi dyan, term of convenient. Okay. Ibig sabihin yan, mga salita na madali nating maintindihan. Trinity. Opo. Ang ibig sabihin ng Trinity, tatlo na nagkakaisa. Sabi nga ng Kaminong, Brother Jerry, natatandaan ko. Opo. Ay kung ganun, ayaw mo ng salitang Trinity, ano pong gusto niyong salitang gagamitin po natin? Oh, hindi rin naman. Sige po, mag-suggest po kayo, sabi niya. Oh. Ay wala rin din naman. Ayun. Wala kang magagawa. Talagang may Trinity, may tatluhan, may trayo. Namang inuulit namin, hindi yun namin sinasabi yung Trinity ay mababasa sa Biblia. Pero may tatluhan na mababasa sa Biblia. Tama. Na siyang kapangyarihan, yung three dignitaries. Yan. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Ayun, malinaw po yun ha. Kaya huwag niyo hahanapin letra por letra.
Katulad ng aming sinasabi, ang Biblia hindi binabasa lamang ng letra por letra. Ginagamitan ng unawa at malalim na pag-aaral ng kasulatan. Yes. Yung mga nagbabasang basa ng basa, makasulat, ang bababaw. Pagdating sa doktrina, ang bababaw. Kaya kahit patay ang ilaw, babasahin daw ang Biblia. Yun, nagkawindang-windang ang doktrina. Salusalubong. So, ganun po. Ano ho? Kaya sa amin, yun ang essence. Ngayon, meron tayo sa history naman. Dahil sabi natin, it was originated from the Bible. Pero yung mga term of convenience, naniniwala tayo na ito po ay originated dito sa mga church fathers na binabanggit natin, kagaya ni Justin Martyr, na ginamit niya yung in the name of God, the Father, the Lord, of the universe, and our Savior Jesus Christ, and the Holy Spirit. Noong si Justin Martyr na yan ay 100 to 165 AD. Siya ay nagturo niyang kapatid na Benny ng salitang tatlo na yan. At pagkatapos ay sinunda naman ng first century early church father natin, kagaya ni na Theophilus of Antioch, na ginamit niya, siya ang gumamit noong unang salitang Trinity. At pagkatapos ay sumunod na church father naman, itong kagaya nitong si Tertullian, na the first defense of the doctrine of the Trinity was in the 3rd century by the early church father Tertullian. O kahit na po basahin ninyo mga church fathers na yan, laho kaming kinuha dyan, na dyan namin hinango. Pero maging sila naman, karaniwan, most of them, kinuha nila doon sa Biblia. Sa Bible din. Sa Biblia. Kasi yung mga ginamit nila, term of convenience pa rin yun. Ano po? O, tutulan ninyo na mali yan. Sa Biblia, ha? Tutulan nyo, mali yan sa Biblia. Tutuwid ho namin yan. Kasi sigurado ho kami. Kami ho, pag alam namin may mali ang Adventist, bakit kami magtsatsaga dito? Layas na. Kaya lang, Pastor Wahab nga eh. Mas matibay pa ang pagkakaalam niyan sa kanyang pananampalataya. Pero bakit hindi siya nagdadalawang isip na magpasya? At ngayon ay pastor ng Adventist. Nakikinig siya sa atin ngayon. Na nanonood sa atin habang tayo gumagawa ng taping, ano, kapatid na Benny. Sapagkat naniniwala tayo na ang doktrina ng Seventh-day Adventist, it is deeply rooted from the scriptures. Hindi kami magtsatsaga sa programang ito. Kung merong salusalungat na doktrina, meron ang Seventh-day Adventist. Ano po? Yan po ang igagarantiya po namin sa inyo. Ngayon po ay sasagutin po namin, natin ulit kapatid na Benny, ito pong tanong naman ni Castillo Pimentel Ivy Grace. Do we have the right to condemn others if they commit a mistake? Do we have the right to judge them? Ay palagay ko naman ay alam natin ang sagot dyan. Benny, sa Biblia ba, Brother Benny? Anong sinasabi dyan? Alam mo, ang pinakapopularidad na teksto sa Biblia, akala nila John 3:16. Popularidad yan eh. Pero ang pinakapopular na teksto sa Biblia, pero madalas ay hindi alam ang tekstong ito. Halos araw-araw, maya't maya, ito ang problema ng buong mundo. Alam mo kung ano yun? Ano yun? Huwag kang humahatol. Nga. Huwag kang humahatol. Totoo yan. Tingnan mo dito sa sa Mateo 7. Ito, babasahin ko. Basahin mo, Brother Jerry. Ako naman tagabasa mo. 7:1 at patuloy. Sabi rito hanggang 3. Huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan. Sapagkat sa hatol na inyong ihahatol ay hahatulan kayo. At sa panukat na iyong isusukat ay susukatin kayo. At bakit mo tinitingnan ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid? Ayun. Ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong sariling mata? Ayun. Ganda, no? Liwanag, ano? Napakalinaw. Sabi ni Kristo, huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan. Sa sukat na isusukat mo, doon ka rin susukatin. Opo. Ay, biruin mo, kadalasan yung mga mapanghusga, mas higit yung buhay nila doon sa hinusgahan. Yung mapanghusga ng tao, alam mo yung mga Pilipino, ganun eh. Opo. Ewan ko ba sa mga Pinoy, kapag kaya ikinuwentuhan mo, ang sarap ng tainga sa pakikinig. Kailan pero mga Pinoy dyan. Oo, pagdating sa simbahan, tulog. Pag makikinig ng sermon. Pero pakinggan mo yung chismis, kahit magdamag, hindi matutulog, Brother Ben. Totoo yan. At kadalasan, sa mga pinagkukwentuhan dyan, hinahatulan yung taong pinag-uusapan. Biktima ako dyan eh. Biktima ang marami dyan eh. Hanggang ngayon nga, pinagkakalat pa noon. Pasensya na po, ha? Pasensya na po. Pero nagsasalita lang ako from my own experience. Itong mga taong ganyan, para malaman na rin ang mga tao. Oo, kasi nagkakalat eh.
Sabi nga ng ating kapatid, huwag nang patulan. Oo naman. Pero nakakainis din. Opo. Tao lang din naman tayo, kapatid na Benny. Pero hayaan natin ang Diyos ang bumatok sa kanya. Ang sabi dito, huwag nating hatulan sapagkat sa ating panukat, susukatin din tayo. Opo. Kaya sabi nga nung marami, paano yan eh? Pinpoint mo yung finger mo sa isang kapatid, eh, apat ang bumabalik sa'yo. Tatlo. Ano? Kaya mahirap eh. Even nung ating Pedro Sucristo yung narito sa lupa, nahuli yung babaeng nangalo niya. Oo. Ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo, nagsisidampot ng bato yung mga Hudyo at mga Pariseo at binabato yung babaeng nahuli sa pangangalo niya. At, pero yun, Brother Jerry, sinadya nila ayon sa komentary. Totoo yun. Mm. Hindi naman talaga nakagawa ng kasalanan yun, yung babaeng yun. Kasi sa tradisyon pala, Brad, yes. Lahat mga kapatid na Benny. Pinainan, ano? Kasi sa makababasa natin sa Juan 8, ang buong kasaysayan. Oo, oo. Ito ay nabasa ko sa aklat ni Doug Batchelor ayon sa kanyang komentary tungkol kay Mary Magdalene. Opo. Maganda yun eh. Kaya siguro yun, nagtanong doon, meron siyang isang emosyon na nais iparating sa kanyang, alam mo na, ibig sabihin niya. Mm-hmm. Pero dito pinakikita natin, ayon doon sa sulat ni Doug Batchelor, alam mo habang hinahatak si Maria Magdalena sa harapan ng mga tao upang patunayan na siya ay nagkasala, gayon din upang subukan ng mga Pariseo ang champion ng kautosan, walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Correct. Pero alam mo, sa kapangyarihan ng ating Panginoon, kilala niya ang mga taong ito na naghahatol kay Maria sa kanyang ginawang kasalanan, na para bagang wala silang ginagawang kasalanan. Mm. Alam mo ba, ayon doon sa pag-aaral, sa komentary na kinot ni Doug Batchelor, ay unti-unting pinapahiwatig ni Kristo doon sa mga humahatol kay Maria Magdalena, na ang sabi, sige ka, kilala kita na isa ka sa customer nito. Oh, oh. Yung palang ibig sabihin nun. Mm-hmm. Nilapitan namin ng isa, siguro sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Wala ito sa Biblia. Mm. Pero sinasabi niya, ayon sa komentary at sa pag-aaral, ay inisa-isa ng kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus ang pangunawa ng bawat tumahatol kay Maria Magdalena na sinasabing, sige, kilala kita, isa ka sa customer. Gusto mong malaman ng karamihan na isa ka rin sa gumagawa ng kasalanan. Kaya nung kanyang isulat sa buhangin, ang sino mang walang kasalanan sa inyo, ang siyang unang bumato. Nag-aalisan eh, kasi ayaw nilang mapahiya. Na bulgar. Dahil si Kristo, ang makapangyarihang Kristo, mm-hmm. na siyang nakakatalas. The champion of the law, mm-hmm. ay talagang may authority nung panahon na yon. Kaya nag-aalisan sila. Kaya sabi niya kay Maria, meron bang humahatol sa'yo? Umalis na po eh. Kahit ako, biro mo yan. Ganda. Hindi ako humahatol. Go and sin no more. Biroin mo, kapatid, kung merong humahatol sa atin, you are more than Christ. Antikristo ka. Oo nga, no? Bakit? Mm. Eh si Kristo nga hindi humahatol sa isang makasalanan. Eh. Mm. Eh ikaw, sino ka para humatol? Mm. Kahit na may kasalanan pa yung mama o ang babae, opo. Wala tayong karapatang ikundina siya. Yes. Sapagkat maaari siya ngayon na dapa, maaari siya ngayon na nagkasala, pero wala na ba siyang karapatang tumayong muli sa biyaya ng Panginoong Diyos? At kung ikaw na humatol, sa tingin mo hindi ka rin madadapa, nakagaya ng pagkadapa niya? Mm. Eh di ba sabi ng Panginoon, sabi ng ni Apostol Pablo, ay ingatan ninyo na kayo ay nakatindig ng matibay, baka sa paraan-paraan, ikaw din ay mabubuwal. Okay. Kaya hindi talaga sa atin ipinagkaloob ng Diyos ang paghahatulan sa isa't isa. Mm. Hayaan ho natin yung kapatid. At kung meron ho kayong nakikitang pagkakamali dyan sa kanya, mas mainam na kausapin ninyo, huwag niyong i-chismis yan. O kaya ay inyong hatulan. Opo. At tayo mga Pilipino kasi, bago natin kinausap, durog na eh. Kapatid na Benny, durog na. Maganda rin dapat talaga ano, kaya niya kasi bahagi niya ng ating karakter. Oo. O, bilang Kristiyano. Durog na kaagad, ano? Ipinag-chismis na kaagad. Hinatulan na ng mga kapatid. Durog. Kaya, anong klaseng espiritu meron tayo sa kanya? Tsaka, Brother Jerry, no, masingit ko na yung sinabi ni Haring Solomon doon po sa aming viewers, takasad doon sa nagtanong. Mm-hmm. Alam po ninyo yung mapaghatid, dumapit. Yeah, yan ay isang uri ng paniniram puri at paghatol sa isang kapwa. Mm-hmm. Pero alam mo, ang sabi kasi ni Haring Solomon tungkol sa bagay na ito, sa modernong salita, may addiction na ito eh. Mm-hmm. Yung ikaw ay nag-chismis, ikaw ay nag-gossip, parang isang mansana. Ibig sabihin, napakaganda na ikaw ay naghahatid dumapit. Uh-huh. Ito ay isang sakit, Brother Jerry, ayon sa pag-aaral sa psychology. Kasi meron siyang tinatawag na kapurihan.
kapag meron siyang mga alam. Kaya maaaring siya ay nagbibuild ng isang salita nang sabi nagduduktong ng buhangin. Ibig sabihin, yun ay mabuhay, Brother Jerry. Oo. Alam niyo, wala pa akong natatandaan kasi na mga Kristiyano na nakulong dahilan sa chismis. At dahilan sa paghatol sa kanyang kapwa. Okay. Kaya maganda itong tanong ng ating kapatid. Eh, baka ho kasi sa atin pong sobrang tingin na tayo matuwid kaysa sa iba. This is an attitude of hypocrisy. Sa panahon ng ating Panginoon Jesucristo, yan ang kinamumuhian niyang attitude. Mm-hmm. Yung bang ang tingin nila sa kabilang tao, sa isang tao, eh, mas makasalanan kaysa kanila. Apo. At sila ay mas banal kaysa sa kanya. Mm-hmm. Natatandaan mo ba yung dun sa aklat ng Lucas 18? Na mayroon dalawang nananalangin doon, kapatid na Benny. Isang makasalanan at isang maniningil ng buwis. Oo, ang ganda ng panalangin yun. Tingnan ninyo, pakinggan po ninyo. Dito sa aklat ng Lucas 18, ito ay napakagandang sagot doon din sa ating kapatid na nagtanong tungkol sa bagay na yun. Siyempre, ay naitanong niya. Balagay ko, mayroon niyang hugot kung bakit niya naitanong yan. Pero ito'y advice natin doon sa mga kapatid. Siyempre, walang aamin dyan na sila ay humahatol. Eh, ganun din naman ang mga pareseyo. Ipokrito yun eh. Hindi talaga nila inaamin ang kanilang sarili na sila'y mapanghusga. Pero nangyayari, nakikita yan sa loob, sa mismo, sa nangyayari, sa katotohan. Sabi dito sa aklat ng Lucas 18, ako kasi inawala kasi yung aking sun eyeglass. Kaya hirap tayong magbasa. Ganito po ang ating mababasa. Kapitulo 18, ang versikulo ay Jesus, at itutuloy-tuloy natin hanggang versikulo 14. May dalawang lalaking nagsipanhik sa templo upang magsipanalangin. Ang isa'y pariseyo at ang isa'y maniningil ng buwis. At ang pariseyo ay nakatayo na nakatingin sa kanyang sarili o nananalangin sa kanyang sarili ng ganito, Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga manlulupig, mga liko, mapangalunya, o hindi man lamang gaya ng maniningil ng buwis na ito, ang tindi humatol ito. Oo. Grabe, at ang kanyang paraan ng paghatol, dinaan niya sa prayer. Opo. Ang tigas ng kalooban. Kaya ano pa sabi, sa versikulo 12, makalawa akong mag-aayuno sa isang linggo. Nagbibigay ako ng ikapo sa lahat kong kinakamtan. Datapwat ang maniningil ng buwis na nakatayo sa balayo ay ayaw na itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib na sinasabi, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. 14, at sinabi ko sa inyo, nanaog at umuwi sa kanyang bahay ang taong ito na inaaring ganap kaysa sa isa, sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay mabababa, datapwat ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay matataas. Mm-hmm. E palagay ko, sapat na talata. Opo. Yung isa, maniningil ng buwis, yung isa'y pariseyo. Mm-hmm. Sa pariseyo, grabe kong humatol. Panalangin, dinaan sa panalangin. Mm-hmm. Salamat ako, Panginoon, hindi ako kagaya niya. Inatulan. Opo. Mapangalun niya, mm-hmm, ako hindi. Mm-hmm. Siya ay kulang ang kanyang pag-aayuno. Mm-hmm. Ako kumpleto. Bay, pinagmamalaki yung kanyang kabanalan eh. Oh, hindi ho ba ganyan kuminsan ang mga tao ngayon sa loob ng iglesia? Makagawa lang ng pagkakamali yung kapatid. Dako po, binulabog na ang buong simbahan, kapatid. Pero alam mo, Brother Jerry, may kasabihan tayo, thinkers are doers. Oh, yun, maganda bahagi. Diyan. May talata sa Biblia yan. Meron, ano? Oh, sige nga. Sa Roma 2:21. Maganda yan. Patuloy na sige basa. Nga, basahin ang mo. Ang sabi ni Apostol Pablo rito, doon po sa ating nagtanong, ano po, makakatulong po ito sa inyong damdamin. Ikaw nga na nagtuturo sa ibang, hindi mo tinuturuan ang iyong sarili. Ikaw na nangangaral sa tao na huwag magnakaw, ay nagnanakaw ka. Ang sabi pa rito, ikaw na nagsasabing ang tao ay huwag mangalunya, ay nangangalunya ka. Ikaw na nasusuklam sa mga Diyos-Diyosan, ay ninanakawan mo ang mga templo. Ikaw na nagmamapuri sa katusan sa iyong pagsuway sa katusan, ay niwawalan mo ng puri ang Diyos, sapagkat ang pangalan ng Diyos ay nalalait ng mga hintil dahil sa iyo, gaya ng nasusulat. Ibig sabihin, dahil sa ginagawa mo na yan, pati ang pangalan ng Diyos nalalait, kaya nadadamay pati iglesia. Totoo yan. Oh, kaya mag-ingat po tayo doon po sa ating mga kapatid, na kung kayo po, halimbawa, mayroon po kayong sakit na ganito, huwag po kayong mag-alala.
Maraming hinihingi ang bawat individual sa Diyos ng kanyang paghingi. Pero po yung pagsisisi, magsisi ka lamang ng totoo. Patatawarin ka ng Panginoon. Walang mabigat na kasalanan na hindi pinatatawad ng Diyos. At ang pinakamabigat na kasalanan, yung kasalanan ng hipokrisi. Yung bang ang tingin sa kanyang sarili ay mas banal kaysa sa ibang tao. Ayan, dyan nag-uumpisa yung tinatawag na paghatol. Kasi kung hindi mo nakikilala ang sarili mong mas higit ka sa kanya, hindi ka makakahatol. Ang mga tao kasing mapanghusga, ang tingin niya sa sarili niya mas banal kaysa doon sa kanyang inusgahan. Yan ang katotohanan. Kaya ka humatol sapagkat nakita mo yung kasalanan niya. At ang nakikita mo, wala kang kasalanan. Kaya sabi doon sa binasa natin kanina, eh baka naman sa paghatol mo, nakikita mo'y puwing, pero yung nasa sa'yo, troso. Ang sabi ng Panginoon Jesucristo, mas malaki pa pala. Eh yung mga mapanghatol, mas malaki pa pala. Itinagong kasalanan eh, kapatid na Benny eh. Ang nakikita niya eh, yung puwing ng kanyang kapatid. Pero ang hindi niya nakikita, ang kanya, bato ang nasa mata. Opo. Bullseye. Opo. Tsaka Brother Jerry, may sinasabi ang Apostol Pablo. Opo. Doon sa isang talata na sinasabi niya na huwag kayong magsiayon sa takbo ng sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo ng landas. Tama. Ibig ko pong sabihin, ang paninirang puri, ang pagbibintang at ang paghatol ay laganap at ito ay makasanlibutang gawa. Totoo. Kaya ngayon sa introduction ko kanina, what is the popular text in the Bible? Judge not. Huwag kang humatol. Kaya ibig sabihin, araw-araw nangyayari yan sa sanlibutan. Eh kung tayo po'y mga anak ng Diyos, o halimbawa sabihin natin, tayo ay kaanib ng tunay na iglesia, dapat bang makita ito sa mga nagpo-profess na tunay na anak ng Diyos? Hindi na po dapat, sapagkat ang payo sa atin ng Biblia, mag-iba kayo ng landas. Iba ang takbo ng sanlibutan. Tama po. Iba ang takbo ng mga Kristiyanong sumasampalataya at naniniwala sa likas at karakter ng ating Panginoong Jesus. Alam niyo po, mga ginlo namin taga-subaybay, ano, ito po ay grievous sin yan eh. Opo. Yung bang mapaghatol ka sa kapwa mo. Yan ang kasalanan. Katulad ang sinasabi ko sa inyo kanina. Yan ang kasalanan kinaimumuhian talaga ng Diyos sa panahon na narito ating Panginoon Jesucristo. Kasi yan ang taglay ng mga Pariseo at mga Hudyo, kapatid na Benny. Nakikita nila yung kapintasan ng kanilang kapwa. Opo. At umaabuso yung mga kapatid ng gumagawa niyan eh. Opo. Kasi nga, palibasa yung mababait yung mga hinahatulan, hindi sila pinagdidemanda. Hindi nakukulong. Opo. Ano kaya kung masampulan kayo? Yung mga tsismoso-tsismosa. Ano? Delikado po. Oo. Opo. At mailagay man lang ang isa dyan sa kulungan, palagay ko magsisitigil yan, ano, kapatid na Benny. Kasi, siyempre, may karapatan din naman yung hinatulan nyo. Halimbawa, ano, kapatid na Benny, sa batas kasi ng lupa ay may malaking kasalanan nyo. Opo, opo. Eh, lalo na sa batas ng langit. Mm-hmm. Ano, kaya minsan, eh, hindi tayo natatakot kasi wala pang nasasampulan. Opo. Sa mga mananampalataya. Kasi wala akong nakikita kasing nasampulan dyan eh. Mm-hmm. Ang mga nagsasampul dyan, yung hindi mga mananampalataya kasi mga artista na sinisira yung dingal, hinatulan, doon nagpa-file ng libel. Opo. Pero sa loob ng iglesia, walang kakagagawa niyan. Oo, bakit nga ba? Ano? Nagpapakumbaba? Nagpapakumbaba eh. Minsan eh, pinagbabawalan pa. Gawin, siyempre, kahihiyan din ng iglesia. Pero durog na yung kapatid, hinatulan ng husto. Pinagkalat pa. Opo. Karating pa na ibang bansa. Yan, ganyan po. Walang hugot yan, pero totoo yan. Yan po ang tanong ng ating kapatid. Mabuti din, sabi nga ni Pastor Wahab, wala tayong kinikilingan dito. Ihayag ko anong katotohanan. Nanunood ang ating kapatid na Wahab samantalang tayo nagsushoot. Ano? Yun, ano po? Kaya doon sa aming mga kapatid na may ganyan, ho? Sakit sa bibig, sakit sa labi. Mapanirang yung sinabi ni Apostol Pablo kay sulat kay Santiago doon sa Kapitulo 3, versikulo 5, gayon din naman ang dila ay isang maliit na sangkap nagpapalalo ng malalaking bagay narito kung paano kalaking gubat ang pinag-aalab ng lubhang maliliit na apoy. Kaya halimbawa kung sa maliit na issue ay ikalat mo, kaya the more na kumakalat, sa tingin ko, the more na hindi totoo. Totoo yan. Totoo yan. Lalo na kung gumawa pa ng mga committee-committee. Opo. Ang dila ang wika, isang apoy. Oo. Kumakalat. Eh, kaya tama yung sinasabi nitong ating nagtanong. Hindi naman natin alam itong kanyang tanong. Dumating lang sa atin. Do we have the right to condemn others? Wala pong karapatan. Eh, nasagot natin. If they commit a mistake, wala pong karapatan. Even though they commit a mistake, wala tayong karapatan. Pero Brother Jerry, lalo na kung hindi nag-commit ng mistake. Brother Jerry, meron akong talatang ang sarap basahin. Uh-huh. Kasi baka sabihin,
bakit nagagalit kayo kung biktima kayo niyan? Mm-hmm. Pero tanungin natin ang Biblia. Mm-hmm. Kawikaan 25, ang talata ay 23. Ano nakalagay? Ang hanging hilaga ay naglalabas ng ulan. Oho. Gayon ang dilang maninirang puri ay nakakagalit. Nako. Pero huwag ka magkasala. Yun lang. Oo. Sa Tagalog yan. Magandang basahin ko nga sa ibang sali ng Biblia. Anong talata yan? Ito po ay nasa Kawikaan 25 at 23. Kawikaan 25. 25, versikulo 23. Oo. Babasahin po natin sa iba't ibang mga versions para po doon sa kaibigan nating nagtanong. Ano? Tingnan natin dito sa ibang mga translations ng Bible. Mm-hmm. Ito po ay babasahin nga natin dito sa Salita ng Buhay, ano? Nakalagay po dito ganito. O, sa Good News. Meron din sa Good News. Sabi dito sa Good News Bible, Good News Bible, gossip brings anger just as surely as the north wind brings rain. O, yan ang sabi. Sa Tagalog, tingnan nga natin doon sa mga Tagalog na sali ng Biblia. Ang ganda po ng pagkakalagay diyan eh. Tingnan po na natin kung ano nakalagay naman dito sa Tagalog. Dito na nga lang tayo sa mas magandang balita Biblia. Kung paano ang himog, hanging timog ay nagdadala ng ulan, nagdadala naman ng galit ang paninira ng karangalan. Ang ganda na salit. Paninira ng karangalan. Opo, tsaka ang gamit sa salin ng New King James Version ay backbiting. Ganun ba? Jerry. Basahin ko ha. Sige nga. 25:23 sa New King James Version. Ito po nakalagay. Pansinin po ninyo, the north wind brings forth rain and a backbiting tongue, an angry countenance. Ganda ng pagkakasalin. Backbiting. Abay, ibig sabihin ng backbiting, pag talikuran, kakagating ka. Delikado. Pero pagharapan, mabait. Mabait. Maamong tupa. So, ibig sabihin, Padre Jerry, ang Biblia punong-puno ng paalaala dito. Totoo yan. Totoo. At aral tungkol dito. Ano po? Totoo po yan. Opo. Kaya nga po, kapag kami ganyan, ano, katulad ng tanong ng ating kapatid, ulitin ko, do we have the right to condemn others if they commit a mistake? Wala po. Wala kayong karapatan na humatol. And even though, kahit gumawa pa ng kasalanan yan, wala kayong karapatan humatol sapagkat babangon at babangon yan. Opo. Sa kanyang pagkakamali. Sumunod na tanong, do we have the right to judge them? Lalong wala. Opo. Kasi si Kristo man, nga mahuli yung babae, sabi niya, ako man ay hindi humahatol sa iyo. Go and sin no more. Now, kung ikaw ay humahatol, higit ka pa sa Panginoong Jesucristo. Ano kaya titulo mo? Antikristo. Antikristo talaga. Yan ang maliwanag dyan. Ano? Delikado po yan. Ano po? Salamat po sa inyong tanong. Okay, sumunod po na tanong ay galing po kay Karen Boyser Boder. Brother pa. Karen Boyser, Brother Jerry, ask ko lang po, may kasulat ba sa Bible na Catholic Church ang itinayo or itinayo ng Panginoon? O pati na Benny, sa pag-aaral mo ng Bible, meron bang Catholic Church ang itinayo ng Panginoon? May binabangkit sa Biblia doon sa wikang Latin yung salitang katulus. Katulus. Katulus, marami yun. Mm-hmm. Yung mga gumagamit ng wikang Grego, lalong-lalo na yung mga preacher ng mga simbahang Katoliko, ginagamit nila na yung Catholic Church ay nasa Biblia sapagkat doon sa Latin word na binabanggit nila katulus. Ay katulus. Ibig sabihin ay universal. Mm-hmm. Pero dapat po natin pansinin na si Kristo ay nagtayo ng iglesia. Tinawag ito ng Biblia ng Iglesia ni Kristo. Mm-hmm. Pero sapagkat si Kristo ay anak ng Diyos, mm-hmm. Ama, mm-hmm. sa spiritual na kahulugan, opo. Ay tinatawag ding ang Iglesia ni Kristo ay pwede na rin tawaging Iglesia ng Diyos. Mm-hmm. Meron din namang ipinangaral ang Ebanghelyo sa mga Hintil, tinawag ng Iglesia ng mga Hintil. Opo. Kaya mapapansin po natin yung mga partikular na pangalan na sinasabi dyan, ang tao ay kanya-kanyang banggit ng pangalan, ang wika, Iglesia Katolika Romana, nasa Biblia, Iglesia ni Kristo, Iglesia Adventista, Iglesia, o ano namang mga Iglesia. Pero sa Biblia, sa palagay ko, hindi mahalaga yung pangalang itatawag sa kanya, kundi yung katangian. Tama yun. Ng sinasabi ng Biblia. 7:17 ng Aklat ng Juan. Opo. Sino man tao nag-ibig gumawa ng kanyang kalooban, makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos. Opo. Madalas po namin basahin yan sa inyo, kaya ang hahanapin natin turo, hindi ho yung pangalan. Pero ang tinatanong ng kapatid, kasi Catholic ba, Church, ay mababasa
Sa, kung babasahin lang, kasi pinagdudugtong yan eh. Opo, no? Opo. Na sinasabi nilang Catholic, mababasa. Kasi ang Catholic means universal, pambuong mundo. Eh, ang Adventist di Catholic eh. Kasi ang ibig sabihin ng Catholic, by its technical term, by its technical meaning, yes, meaning, pambuong mundo. Opo. Pangbuong mundo, nang ibig sabihin, nangangaral ng buong mundo. Opo. Pero, ang Seventh-day Adventist, even though we are being called also a Catholic, dahil universal, but we are not Roman Catholic. Yes. Ano po? Yun ang pinagkaiba. Kasi ang Roman Catholic, iglesyang itinayo sa Roma na lumaganap sa buong mundo. Historically. Historically yun. Oh. Pero hindi po yan biblical. Opo. Kasi ang biblical po, ang iglesia na itinayo na pangbuong mundo, Sabbath keeper. Opo. Eh kung hindi ka Sabbath keeper, hindi ka kasama doon sa universal na itinayo ng Panginoon. Opo. Eh biruin mo ba naman eh, Sabado sa Biblia, sabi nga ni Pastor Wahab eh, kaya siya naanib sa Seventh-day Adventist dahil Sabado talaga nabasa niya. Maglilinggo ka, ay di universal deception ang abutin mo dyan. hindi ho yan na universal truth. Opo. Samantalang ang nasa Diyos, ang nasa Biblia, Catholic siya pero Sabbath keeper. Opo. Catholic, ibig sabihin, pang mundo. Kaya nababasa natin kapo kapatid na nasa Biblia, iglesia na pambuong mundo na nangingili ng araw ng Sabat. Opo. Yan po ang tunay. Kung meron mang iglesia na itinayo, pero hindi nangingili ng Sabat, counterfeit Sabat ang sinunod, Linggo, aba hindi sa Diyos yan. Opo. Mm-hmm. Sa kamahalaga dapat ating isipin na yung pangalang Roman Catholic Church, yeah, sapagkat sa Roma, nagsimula sa pamamagitan ng kapangyarihan ng emperador ng mga Konstantino. Yeah. Opo. Kaya tinawag na Roman Catholic Church. Kaya gusto ko pong pasinin po ninyo. Maganda po yung tanong ninyo eh. Bakit po tinawag na Roman Catholic Church? Bakit hindi American Catholic Church? So makikita natin sa takbo ng kasaysayan, babalik tayo ng panahon ng Roma. Tingnan natin, panahon ng Roma. Kasi namayagpag ang kapangyarihan ng imperyo ng Roma pang buong mundo noong unang panahon. Oo. O siyempre, natapos naman ang kanilang kapangyarihan. Mm-hmm. Pagkatapos ng nauna yan sa pagan Rome, tapos naging Christian Rome. Mm-hmm. Pagkatapos, alam natin na ito ay umusig. Naku, papasok tayo sa prophecy nito. Oo, tsaka sa kasaysayan. Mm-hmm. Hanggang sa natapos ang kapangyarihan nito noong 1798. Yeah. Alam po natin yan. Kaya ano, noong 1798, nagkaroon ng tinatawag na freedom of religion. Mm-hmm. Pero nung magpatuloy ito, ay hindi naman, ang ayon din sa hula ng Biblia, hindi naman ika ito magtatagal sapagkat ang mga protestanteng ito ay mag-a-apostasize at pasasakop muli sa kapangyarihan ng Roman Catholic Church. At ito yung nangyari, Brother Jerry. Totoo yan. Natandaan mo yung 500th anniversary ng Protestantism, October 31, 2017. Napag-aralan na natin yan dito yeah, eh. Oh. Kaya ang inihintay natin ngayon, yung nasa Revelation 13, na mayroong ilang talata sa Biblia na binanggit tungkol sa pagsamba. Merong lima na talata na binanggit sa Revelation 13. Ito naman ay tungkol sa kalayaan ng pagsamba. Delikado po yun. Delikado the po freedom yun of worship. Okay. Kaya dito, sa Biblia, hindi tinuturo ang kalayaan ng pagsamba, kundi yung kalayaan ng pagsamba sa iisa lamang Diyos na tunay at maging sa tamang araw ng pagsamba. Okay, salamat na marami. Bagamat gusto pa namin elaborate yung tanong na yan. Anyway, wala na ho kasi kaming oras, kaya pinatitigil na tayo ng ating mga technical staff dahil sa tayo sumusobra na sa ating oras. Ganun pa man, I hope na naunawaan po ninyo ang aming sagot na sa inyong katanungan na Sister Karen Boyser na ang mababasa sa Biblia ay Catholic o Catholus sa Greek pero hindi po yan tumutukoy sa Roman Catholic. Catholus sa Greek ang ibig sabihin pang buong mundo, pang buong sanlibotang aral na meron. Po? Pero hindi siya Roman Catholic. Wala tayong mababasang Roman Catholic Church sa Bible. Ano po? Bago po tayo maghiwiwalay, inais ko po kayong inyayahan na tayo po ay mananalangin. Mahal namin Diyos, salamat po ng marami sa inyong kabutihan. Sa loob po ng isang oras ay muli pong ginamit ninyo ang programang ito upang maging daluyan ng inyong mga katotohanan at ng inyong mga salita na siyang mag-aakay nawa sa aming mga kapatid at mga kaibigan na nanonood sa programang ito upang lalo po nilang makilala ang aming Panginoong Hesus na siyang daan, katotohanan at buhay sa pamamagitan ng mga kapitulo at bersikulo ng Biblia ay lalo po nilang nasain na magpasakop ng kanilang kalooban sa inyo upang sa ganon, Panginoon, ay makatitiyak po sila ng buhay na walang hanggan sa pananampalataya sa inyong bugtong na anak. Salamat po ng marami sa inyong pagtugon sa aming mga dalangin sapagkat inihiling po namin ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.
Mga minamahal namin mga kapatid, lubos po muli ang aming pasasalamat sapagkat sinamahan po ninyo kami sa loob po ng isang oras ng pagtatanghal ng programang Kapitulo Bersikulo. Sa pangalan po ng aking naging kapartner sa programang ito, Brother Benny Filomeno, at siyempre po ang ating technical team na nasa likod ng ating mga kamera, ito po ang inyong lingkod kay Kristo, Brother Jerry Sevilla. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. God bless you all po.